Ang Kapaskuhan ay dapat panahon ng kasiyahan at celebration. Pero para sa ilang mga pamilya, panahon nito ng kalungkutan. Lalo na para doon sa mga nagkasira ang mga relasyon. Maraming mga magulang at mga anak na may malalalim na hidwaan. May mga unresolved issues at mga kasalanang hindi nagkakapatawaran. Marahil marami ng masasakit na salita ang naibato sa isa't isa. Ang Kapaskuhan ay nagpapaalala lang ng mga bagay na mahirap nang ibalik. Ang ilan siguro sa inyo ay nasa ganitong sitwasyon. Kung kayo ang magulang, masakit sa loob na feeling mo rejected ka ng iyong anak. At hindi mo na alam ang dapat mong gawin para maibalik ang dati niyong magandang relasyon. Kapatid, may example na binigay sa atin ng Diyos. Bagamat tayo ang nagkasala sa Kanya, Siya ang unang nagbigay. Inihandog niya si Jesus para sa kapatawaran ng ating mga kasalanan. At ang pagbabago ng buhay na kaya niyang gawin sa atin ang maaaring maging paraan para ma-bridge ang gap ninyo sa pamilya. Ang sabi ni Apostle Paul sa letter to the Ephesians, "Let all bitterness and wrath and anger and clamor and slander be put away from you, along with all malice. Be kind to one another, tender-hearted, forgiving one another, as God in Christ forgave you." Pray tayo. Lord, tulungan mo ang pamilya ko na mabuong muli. Baguhin niyo ako at nawa ay matutunan ko ang magpatawad gaya ng pagpatawad mo sa akin. Tulungan mo po ako na hindi magkimkim ng sama ng loob kanino man. Salamat sa biyaya mo. Sa ngalan ng Ama at ng Anak at ng Espiritu Santo. Amen.